Alden, kasi bago niyo raw inumpisa itong movie niya ni Kath, nag-text ka pala kay DJ. Opo. Sumagot ba siya? Hindi po immediately. Kasi, okay. Kumbaga... Huwag ka mag-alala. Ako nga, nanay, 2 months yung bago mag-reply. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman po kasi parang nung... na parang tama naman si DJ nung napanood ko po yung interview niya before na parang syempre hindi naman po kami ganun masyadong magkakilala, parang ano nga naman yung isasagot niya dun sa message. And the good thing about that po kasi nung last day po namin sa set, nagpunta si DJ sa tent ko with Kath, congratulated me personally, parang so nagkaharap din kayo. Opo, parang sabi ko na para for him to like consider making time para pumunta sa akin to congratulate me for the movie. Okay na po ako dun. That's more than enough. Pero saka Sir Alden. Oo nga. Sir Alden ang tawag ni DJ. Sir Alden. Tanda po kasi ako eh. 27. Pero kung halimbawa nagkaharap kayo nun, imbis na nakapag-text ka, ano sana ba yung gusto mo sabihin sa kanya? Siyempre po, magpapasalamat ako na binigyan po. Yun po yung actually composition ng message na nagpasalamat ako kasi pinayagan ni DJ si Kath na makatrabaho ko. Si Tita Carla rin, minessage ko that time. Na parang it's a way of courtesy din eh, parang pasintabi kasi syempre alam ko naman po na for the longest time si Kat and DJ yung magkasama, and parang bago to sa kanila na mag-pair up si Kat sa ibang partner. It's really a way of being a gentleman to Kat and DJ in respect to their relationship. So magaling mag-explain ni Alden, no? Talagang kuhang-kuha talaga natin. Ayan si Kat. Yes, naman smell like. Si Kath naman. Paano, Lai? Parang paniki. Ang luma nung atsitsitsi, ha? Si Kath naman kasi, nung nag-surprise visit si DJ sa Hong Kong, sobra tayong kinilig sa picture nung pagkikita nila. Ikwinto mo naman sa amin, ka. Sobra tsaka kwinto. Kasi si DJ po noon, ayan yung video. No, lumipad siya earlier, a day earlier po, sa sinabi ng day sa akin. Sakto yung scene po nun, may mahabang scene kaming kukunan na medyo mabigat yung hinihingi. Kasi parang yun yung first usap talaga ni Joy and ni Ethan. So binigyan kami ng the whole day para i-memorize yun. So kailangan kunin yung phone ko para daw makafocus. Without me knowing na para pala hindi ko din mamonitor na. Kasi may nagpa-picture kay DJ sa airport. So makikita ko, hindi masusurprise. So parang alam pala ni Derek Kathin kasi tinext siya. So nung pagkatapos po namin ng scene na yun, dun lang sinabi ni Derek Kathin na sige na, ayan na, ano mo, may naghihintay sa'yo dun sa hotel. So ako, oh my God! Maaga pumunta, yun pala, nung umaga pala, nandun siya, dumaan kay Direk Kathy una, hindi sa akin, para nga mag-ano, nandun sabi ni Direk Kathy, hindi ko pwede makita ni Catherine, so kailangan na muna itago. So, ayun, inintay yung matapos yung scene, and then after, so balik na sa ano hotel, so tumatakbo na, so, oh my God, sang room! And then nung pumunta na, yun yung sa video, kasi mga two weeks lang naman di nakita, pero... Gabi kasi yung pinagdadaanan ko yun, so kailangan ko siyang makita. Malala. So nung nakita ko, sabi ko, tangi! Yung sa video, yun talaga kasi feeling ko OFW ako nung time na. Na-feel mo ah. I swear, totoo po talaga. Wow.